What's up guys, Kambyo Moto here. Bagong linis yung ano natin, no? MC natin. So yan, bagong hugas kasi nga, grabing ano, ulan kahapon. Kagabi pala. Yun nga lang, dahil sa paghuhugas, nagka-problema siya. Kaya papakita ko sa inyo. May naging problema, no? Naging kotse yung motor ko. Ayan, tignan natin. Automatic ano na siya, ignition. Parang kotse. Ignition on. Ayan. Oh, ha? Diba? Parang kotse. High-tech, no? Hindi mo na kailangang i-push. Hindi mo na kailangang i-push button. Ayan. Nasumpitan ko yata ng tubig dito eh. Kaya yun, nabasa yung ignition natin. Or hindi naman ito eh, hindi naman nababasa itong ano natin, push button natin, gawa nung kahit malagyan ng tubig yan, malalaglag pa rin yung tubig kasi may butas siya dito sa bundang ilalim. So hindi yan yung cause ng automatic start niya. Malamang dito yun sa ignition key banda. Kasi naglinis ako, nasumpitan ko ng tubig dito banda. Kung hindi dito sa ignition keyhole, malamang doon sa wirings dito sa head. Hindi yan ano ah. Hindi yan makaisipin ng iba, pinandar ko sa siya ano, sa remote. Hindi naman po ito two-way alarm. One-way alarm lang siya. So ito yung ano ko. Ayan yung remote ko. Wala siyang engine start. Wala pong engine start ang genuine na Suzuki genuine parts ng Raider 150 FI na ano, alarm. One way lang po yan. Meron siya engine stop lang pero wala siyang engine start through remote. So ayan o, oh, wala namang binipindot. Tingnan nyo. Oh! Automatic, diba? Ayan, malamang napasok ng tubig yan. Dahil na naghugas ako at hindi ko naman sinasadyang ano, na sumpitan ko ng tubig sa hose dito, banda. Kung hindi siya, kung hindi sa ignition keyhole, pumasok yung tubig sa mga wirings to. So, kung maghugas man kayo, ingatan nyo maigi dito. Pwede siyang sumpitan pero ano, saglitan lang. Hindi yung bubuusan ng madaming tubig kasi nandyan yung mga ano natin. Lalo na to, keyhole. Dapat nakasarado yan. O kaya takpan mo kung mag-ano ka, maghuhugas ka. So, minsan nangyayari yan. Ngayon lang to nangyayari sa ano ko noon, sa motor ko. Automatic na siya ngayon. So, hindi na siya motor ngayon. Kotse na. So, ano bang gagawin natin dito para ano, makita natin kung saan yung nabasaba. Wala pa naman akong dalang tools ngayon, no. May mga naga-experience na rin ng ano ganitong pangyayari na no, sa ano nila, Raider nila. Ewan ko lang sa ibang ano no, motor, no. Pero sa Raider 150 FI may mga naka-experience na rin 'yan. Automatic 'yung sa ignition. So tignan natin kung ano magagawa natin para may balik natin sa dati. Ito siya. Testing ulit natin. Oh, automatic. Automatic. Ayan siya. High-tech talaga siya, no? Raider. Alam mo nga, nabasa ito. So, gagawin ko, bubuksan ko, no? Bubuksan ko muna. Wala nga akong dalang, ano eh. Camera, cellphone lang yung dalawa. So, hindi ko naman alam na. Dito, ano, unexpected kung ano to. Nangyari sa kanya. Kanina lang ito nung pagkahugas ko. So sa mga maghuhugas, avoid nyo itong banda rito. Yung keyhole. Saka yung mga wirings dito. Banda sa harapan. Huwag nyo masyadong basain. Kasi minsan nakakaroon siya ng konting problema. Actually hindi naman yan ano eh. Minor lang yan. So, pero since ngayon ko lang ito na, na encounter. Ganito. Naghuhugas naman talaga ako dito.
nasumpitan ko ng tubig dyan. Kaso siguro kanina napadami ng tubig na nilagay ko dito. So, yun nangyari. Tignan natin. So, update ko kayo maya-maya. Kasi bubuksan ko to. Che-check ko yung ignition keyhole. Bubuksan natin to. So, tanggalin muna natin tong headlight natin. Ah. Buti na lang may nairam akong tools. Ayan. Wala talaga akong dalang tools eh. Nasa bahay lahat ng tools ko. Tatanggalin muna natin yung headlight natin. Ang gamit ko rin palang pang video is yung cellphone ko lang. Wala akong dalang camera. So, papakita ko na lang sa inyo pag natanggal ko na yan. Ayan, natanggal ko na yung ano na. Mga bolt. Hirap na ano. Walang dalang gamit. So, ito na yung ano ko na. Mga wirings ko. Ang kalat, diba? Ayan. Tinanggal ko muna yung iba kasi yung iba may basa. Kagaya na ito. So, may switch. So, may push button. Papunta rito. Ayan. Ginawa ko, ano ko lang. Tinaktak ko lang. Ayan na, may basa. Ayan. Ito yung kanyang ano, socket. So, try natin ulit. Tingnan natin kung yun nga. Hirap magkabit ng ano. Yung isang kamay nakahawak sa cellphone pang video. Yan, try natin. Ignition on. Ako. Kumaandar pa rin. Tag tayo diya. So, hindi dun, no? Yung ano, problema. Malamang nga. Baka dito talaga sa ano, loob ng ignition key. May tubig siguro yan. Wala pa naman pang backlash na ito. Ay, ay, ay. Pag nasa daan ka, hindi mo talaga maayos yan. Nahiraman lang akong ano, eh, tools. Kaso, mas maganda sana yung ano, eh, socket wrench pang bukas dito. Mabubuksan ko sana ito. No? Ah, makita ko yung ignition. Tataktak ko na rin yung ibang socket na. No? Medyo may basa. So, since naitaktak na natin yung mga ano na, may mga tubig na socket ng wire natin, may gagawin pa tayong ano, last option, no? Bago natin tuluyang buksan yung sa ignition key natin. Kasi baka mamaya eh, hindi na kailangan buksan yan. So, ang gagawin natin, ibibilad muna natin to. So, mga, kahit mga 15 minutes or 30 minutes, ibibilad muna natin. Para hindi na tayo magpagod kung halimbawa ano. Saka na lang natin ito buksan kung ganun pa rin nag-automatic siya na nag-ignition. Nag-on siya ng automatic. So, bilad muna natin. May araw naman dito. Ayun. Tulak na lang natin. So, hayaan na lang muna natin siyang mabilad. After 1 hour or kahit ano lang. After 15 minutes or 30 minutes. Pag ganun pa rin yung ano, automatic pa rin siya, yun na, doon na tayo magbubukas na ito, yung ignition keyhole. So, baka dito na yung ano niya, basa. So, hayaan muna natin nakabilad siya para matuyo lahat ng may basa rito. Since yung mga wire naman, wala na siyang ano, wala ng tubig eh. Kasi baga magiging okay eh. Mapapagod lang tayo magbabaklas niyan pagka binaklas natin agad. Na hindi napatuyo muna. Balikan ko na lang kayo mamaya. Titest natin ulit mamaya. So, habang binibilid natin yung motor natin, mga paps, no? Shoutout muna tayo. Sa nga pala, natanggap na pala ni Sir Jeremy Christian Relorcasa yung kanyang prize. So, napanalunan niya nitong nakaraang ano natin, raffle draw natin. So, ito yung kanyang picture. Salamat sir sa pag-send ng inyong picture. Yan, proof po ng ano natin yan na na-legit po yung ano natin. Yung ating raffle. So, muli sir, congratulations sa'yo, Sir Jeremy Christian Relorcasa ng Cavite City. So, dako na tayo sa ano natin, shoutout natin. Shoutout kay Dan Anthony Cunejos, kay Jezreel Riopa, kay Moto Drive Channel, kay Dennis Aninyon, kay Solo Wanderer, kay First Last, kay Muhammad Andy, kay Talintadong Noypi, kay Jeffrey Liagas, kay Pans Buelba Second Gear,
kay Hilman Alansan Jr., kay Mike O7 Terrer, kay Jezreel Gaming, kay Kenneth Mabira, kay Limuel QQ, kay Leonard Oliveros, kay Jay Galo, kay Johnson Hular, kay Stroyan Gonzaga, kay Mylene Hernando. So yun, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga gusto mong pa-shoutout, i-comment nyo lang po sa baba ng video na to. Parang i-shoutout kayo sa susunod na video. A few moments later. Ayan na guys. So nasa ano na, mga 25 minutes na siya ng kabilad. 25 to 30 minutes. Tuyo na yung mga wire dito. Tuyo na siya. So testing na natin. Testing na natin kung di na siya ano, automatic. Ignition on. Oh, yun. Yun. Ang bira. Munti ko pang buksan yung ano. Kamuntikan pa ako magbukas tuloy na itong ano, sa may ignition. So, yun lang pala yung ano na. Kailangan mo lang siyang patuyuin. So, kailangan lang siyang ibilad, no? Ganun lang pala mga sir. Ito, push button. Ayun. Okay. Testing ulit. Ayan. Wala na, hindi na siya nag-automatic. Bira. Akala ko magbabaklas pa ako na ito eh. So yun guys, kung may experience yung ganito na nag-automatic on siya o nag-restart agad, automatic start pag switch yun ng ignition, malamang ano nga yan, may basa rito. So yun nga, dahil na experience ko to, may sasuggest ko sa inyong ano, pagka naranasan nyo yung ganito, check nyo muna yung mga wirings nyo, tignan nyo yung mga basa, halimbawang napasukan ng tubig, lalo na dito sa may bandang ano, sa may ignition na socket to, saka dito sa may push button na wires. So ang gagawin nyo, tanggalin nyo lang muna yan, tapos itaktak nyo kung may basa, then pag naitaktak nyo na, ibilad nyo siya sa araw. Ayan no, huwag nyo muna ano, babaklasin to kasi gawin na ano, baka magpagod lang kayong magbaklas na ito kagaya ngayon. Multi ko na siyang binaklas. Hiniraman ko pa nga ng tools eh para mabaklas ko siya. Akala ko dito sa may ignition keyhole mismo dumaan yung ano, tubig kanina. Naglilinis ako. Kasi nga na anuhan ko siya ng tubig na malakas dito banda sa may ignition keyhole. So yun lang pala no, nabasa lang yung wire. Pagka maulan naman, pag ulan lang, hindi naman siya basta-basta nababasa. So siguro kung sobrang lakas na siguro yung buhos ng ulan. So babalik na lang yung head. Yun guys, naibalik ko na yung head. Wala naman pala siyang problema. So dahil nga lang sa tubig, kaya ano, nag-automatic engine on na yung ano, motor natin. So sana nakapagbigay ng idea sa inyo no, sa mga naka-experience na at sa mga hindi pa naka-experience. Kung sakaling may experience yung ganito, so advice ko lang, huwag nyo munang dadalhin sa mekaniko dahil baka mapagastos lang kayo. Since wala naman palang sira yung ganitong klase ng ano, may experience natin no, nababasa lang yung wire dito. So recommended ko na rin na pag naghugas tayo, huwag nyo sasabuyan ng malakas na pressure ng tubig dito banda sa head natin. And kung ano naman, halimbawa hindi maiwasan, malakas na ulan at na-experience yung ganun, so huwag mga nang ano, huwag muna dalhin sa mekaniko since mapapagastos tayo doon kahit wala namang sira. So patuyuin nyo muna, buksan nyo yung head, yun nga, taktak nyo yung mga connection ng wire dito sa head na to, and then ibilad nyo kahit mga 20 to 30 minutes lang, then saka nyo testing ulit. So yun nga na nangyari dito sa motor ko, wala naman siyang sira. O ganun lang pala yun. Sana nakatulong sa mga ano, kapo natin sa Raider 150Fi or sa ibang MC pa, kung halimbawa may encounter nyo yung ganito. So ganun lang po yung gagawin nyo muna bago dalhin sa mekaniko kung hindi talaga umayos. So that's it guys, napa-vlog tuloy ako ng wala sa oras. Hindi talaga, unexpected talaga mangyari to sa motor ko no. So please like this video, leave a comment kung may mga comment po kayo. And sa mga gusto magpa-shoutout, i-comment nyo lang sa baba ng video na to. So thank you for watching guys, please continue support my channel. At maraming salamat kasi nasa 5k plus subscriber na po tayo. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Sana po patuloy niyo po itong suportahan. Lahat ng ano po natin no, local motovloggers ng Pilipinas, sana suportahan po natin lahat. So
Yun lang po. Maraming salamat. And ride safe po sa lahat. God bless all.